Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Radyo EMI Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, sa paglilingkod ng Emmanuel Ministry Institute. Ako po si Bishop Emi, ang inyong tagapagturo. Kasama ko po si Pastora Jo Domingo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa inyong mga kahilingan sa panalangin, mari po kayong mag-comment o mag-PM dito sa EMI Facebook. Kagalakan po naming may panalangin ang inyong mga kahilingan. Bago po tayo magpatuloy, narito po si Bishop Emi para sa isang paanyaya. Malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-aral sa Emmanuel Ministry Institute para sa mga programa ng pag-aaral, Certificate in Home Bible Study, Certificate in Church Ministry, Diploma in Biblical Studies, Associate in Ministry, Bachelor of Ministry, Certificate in Master Studies, Master in Applied Church Ministry, Pastor's Academy. Ang pag-aaral sa EMI ay libre o tuition-free. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Samahan po ninyo kami sa gabing ito sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Muli, narito ang ating tagapagturo, ang Direktor ng Emmanuel Ministry Institute, Bishop Emi. Acts 13:43. Now, when the congregation was broken up, meaning dismissed, many of the Jews and religious proselytes followed Paul. You see, yung word na proselyte nasa Bible. Yung proselyte, ibig sabihin po niya na converted. Kaya yung ibig sabihin po ng proselyte is to convert one person to another belief. Yun po ibig sabihin ng proselyte. So ito po yung mga na-convert mula sa Judaism, sila po ay na-proselyte. Sila po ay na-convert into the teaching of the Apostle Paul. At alam yung teaching ni Paul ay teaching of grace. Look at the verse. Now when the congregation was dismissed or broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them, what's the next word? Persuaded them, sino yung them, the Jews and religious proselytes, persuaded them to do what? To continue in the grace of God. Ang ginamit po sa NIV ay urged them. Ang ginamit po sa King James ay persuaded them. Let's look at the Greek word. Ang Greek word na ginamit po ay peito, P-E-I-T-H-O, peito, which means passionately convinced. Not just convinced, but passionately convinced. Kasi ano po ba ibig sabihin ng convinced? Ano po ibig sabihin ng passionately convinced? Let's play this word in our minds. The word peito, meaning passionately convinced. Let me show you. Pag sinabi pong mind, emotion, and will, it goes like this. Sa mind, nagkakaroon tayo ng conviction. Dito nagkakaroon po ng explanation. Pag ini-explain sa isip natin, naiintindihan natin, nagkakaroon tayo ng conviction. Kaya hindi ka maaaring magkaroon ng conviction out of ignorance. Kailangan yung mind mo ma-supply ng ma-satisfy ng explanation. Kaya magkakaroon ka ng tinatawag na conviction. Sigurado ako. Conviction po yun. Sigurado ako. Conviction. Pero yung emotion po, yun yung persuasion. Ang ginamit po ay persuaded, ang Greek word ay peito, meaning there is a passion to it. Merong involved na emotion. Hindi ka lang convinced. You are excitedly convinced. You are passionately convinced. Talagang nagbabaga, naglalagablab, nag-aapoy. Hindi po passive, kundi active. Merong emotion involved. Kaya makita nyo, talagang mainit, maalab, naglalagablab yung mga taong convinced sa message of full grace. Pag tinatanong nyo sila, hindi ba kayo napapagod? Alam nyo, ang tao po na very passionate sa bagay na gusto nyong gawin, hindi po nakakaramdam ng pagod. Hindi po.
ang totoo niyan, napapagod sila pero hindi nararamdaman. Kasi nandun yung passion eh, di ba? Pag gusto mo yung ginagawa mo, di mo nararamdaman yung pagod. Hindi mo talaga nararamdaman. Pero yung sigla, yung lakas, yung adrenaline, energy ay using, umaagos. Kasi nga, yung emotion ay nandoon. Kaya kita nyo po yung mga very passionate sa mga ipinaglalaban po nila. Kahit maulanan, kahit maarawan, kahit bombahin sila ng tubig, kapit-kapit, maki baka. Di ba? Maki baka. Kasi nandun yung kanilang conviction, nandun yung kanilang persuasion. Naintindihan nyo po mga batid? Talagang buhos na buhos. Kita nyo kapag sila ay very persuaded sa isang bagay, ay nandun yung kanilang emotion. And then the will is what you call the action. Kaya tatlo po yan, conviction, persuasion, and action. Pero pansin ninyo, nasa gitna po yung emotion. Kasi yung emotion, mga kapatid, ay nakadepende po doon sa conviction. Yung action po, nakadepende po sa conviction and persuasion. Kaya po, malakas ang actuation pag nag-combine po ang conviction and persuasion. Pero walang persuasion pag wala pong conviction. Kaya ginawa ni Paul, tinuruan niya muna yun pong mga converts, yun pong mga believers, mga Jews na na-convert sa message of Paul grace, and then they begin to urge them, they begin to persuade them, and not only just convinced but persuaded to follow and to continue in the grace of God. Kaya meron pong involved na conviction, persuasion, as well as actuation. Passionately convince them to do what? Ano po yung ginawa ni Apostle Paul and Barnabas? They urge them, they passionately convince them, and they, the Jews and the converts, were passionately convinced to do what? To continue in the grace of God. Kaya walang makakapigil sa iyo. You may want to try. For the sake of relationship, you may want to try. Pero hindi ka mapipigil. Kasi alam po ninyo kung magiging matapat po kayo, pag natikman nyo na po yung totoong mensahe ng full grace, wala na pong lasa sa inyo ang mensahe ng kautusan. Hindi na po appealing. Kaya ho, wala nang sigla sa inyo maririnig yung mga katuruan ng mga dapat mong gawin para maging kalugod-lugod sa Diyos. At pag di mo nagawa, hindi ka kalugod-lugod sa Diyos. Kapag na-realize mo na dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, kalugod-lugod ka na sa harapan ng Diyos. Nothing more, nothing less, nothing else. Well, ang pintas nila, hindi na kayo mananalangin, hindi na kayo magsisimba, hindi na kayo gagawa, hindi na kayo maglilingkod. Contrary to that, kapag na-realize mo na kalugod-lugod ka na sa Panginoon, ang resulta niyan, lalong gusto mong manalangin, lalong gusto mong mag-aral, lalong gusto mong maglingkod, sapagkat hindi mo na ito ginagawa para pagpalain, ginagawa mo na ito dahil pinagpala ka na, kinalugdan ka na, ligtas ka na, pinatawad ka na. Amen. Na ang iyong paglilingkod ay hindi usuhol para ikaw ay pagpalain at kalugdan ng Diyos. Ang iyong paglilingkod ay resulta. Resulta ito ng iyong kaunawaan sa pagpapala na iginawad na sa iyo ng Panginoon. Kaya ang sabi niya ni Apostle Pablo at Barnabas na sila po ay magpatuloy. Why do we need to be passionately convinced of the message of grace? Yan po yung original question natin nung binuksan natin ng mensahe na ito. Now let me give you the answer. Because only those who are passionately convinced will survive the persecution. Na hindi po ikukubli sa atin ang Bible. Hindi po. The moment you embrace the teaching of grace, you will be persecuted. You will be persecuted. Kapag ang pastor po ninyo ay hindi po full grace, you will be persecuted.
Kung dati kang tumatayo sa pulpito, aalisin ang pulpito sa iyo. Kung ikaw ay dating nagtuturo sa Bible study, aalisin ang Bible study mo. Kung dati kang nagpe-pray, hindi ka na magpe-pray. Sapagkat minsan kang pinag-pray, biglang sinabi mo, hindi nyo kailangan magbigay para pagpalain, nagulat yung pastor. Pinatawag ka sa office. Ang sabi, huwag mong sasabihin yan, walang magbibigay. Sibin mo, yung turo niya, magbigay para pagpalain. Pinagpe-pray ka lang, bigla kang nagsabi, hindi nyo kailangan magbigay para pagpalain. Magbigay kayo dahil pinagpala na kayo. Eh, tama naman yun. Kaya lang, hindi nga lang yun ang katuruan na kanilang inaakap. Sapagkat ang kanilang inaakap, kailangan mo magbigay para ikaw ay pagpalain. Sapagkat ang paniniwala po nila na ang pagpapala mo ay premyo ng iyong pagbibigay. Eh, ang paniniwala ng full grace, ang pagpapala mo ay regalo ng kanyang tinapos na gawa sa krus. Kaya nauna ang pagpapala bago ang pagbibigay. Sa kanila, pagbibigay bago pagpapala. So malaki ang pagkakaiba. And then you will be persecuted. They will crucify you. Opo. Promise, they will. Ipapako nila kayo sa krus. Pero huwag kayong mag-alala. Muli kayong mabubuhay. You will rise again in 3 days. Amen. God will set you up. God will raise you up. God will promote you. God will bless you beyond words can tell. God will expand your ministry. Palalaki ng Panginoon ang gawain mo, mas malaki kaysa sa simbang nilisan mo. God will expand your ministry. God will bless you beyond words can tell. Para ipakita sa iyo ng Panginoon na ang biyaya ay dakila kaysa lahat. Pero huwag tayong magkakamali na mawaglit sa isip, merong persecution. Kaya itong ginawa ng mga alagad, si Pablo at si Barnabas, pinalakas yung mga Hudyo kasi pe-persecute sila. Tignan nyo po, Acts 13:43. When the congregation was dismissed, many of the Jews and devout converts of the Judaism followed Paul, meaning they became students of grace, who talked with them and urged them to continue in the grace of God. 44. On the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. What is the word of the Lord? The message of grace. Saan galing yun? Sa verse 43. They urged them to continue in the grace of God. Yun po yung context, message of grace. 44. The next Sabbath, maraming taong pumunta. See? Walang gimmick yan. Walang artista. Walang rapol. Ah, did you see that? Walang gimmick. Walang libreng merienda. Wala pong papalugaw si mayor. Wala po. Maluwanag po. People came. So you don't have to attract people. You don't have to. Grace is attractive. You just tell them, I will come and preach grace. Now, kung sino po ang pumunta, yun po yung mga taong attracted sa grace. It's just okay. It could be 5 people, it could be 10 people, or it could be 50 people, or 500 people. No worry. Sapagkat in a particular place, in a particular time, hindi po lahat ng nandun ay metal. Parang meron kang bolang magnet. Nagpagulong ka ng bolang magnet. Sino lang ang kakapit? Metal. Hindi kakapit po doon ng plastic. Hindi po natin hinahanap ang plastic. Hindi po natin gagawing metal ang plastic. Ang hinahanap po natin yung metal. Sabi ng Panginoon, kilala ko ang aking mga tupa, nakikinig ang tupa sa tinig ng mabuting pastol. You just declare the message of the voice of the Good Shepherd. Ang message po ng Good Shepherd is the message of grace. It could be 5, 10, 15, 20, 100 people, or 200 people, it could be 1,000 people. It's okay. Just be faithful. Bakit? Sapagkat hindi pinag-uusapan dito ang numero. Ang pinag-uusapan dito, matapat ka ba na nagtuturo at nangangaral ng mensahe, ng biyaya ng ating Panginoon, gaano man karami. Amen. At tandaan, lahat ng marami nagsisimula sa kaunti. So, kaunti lang sila. Nung una, dumami. Isipin nyo ha, 1 week, in difference of 1 week, handful of people. Handful. Galing po tayo sa verse 43.
handful of Jews and devout converts to Judaism. Yun lang sumunod. Yun lang po. On a period of 1 week, pagdating po ng sumunod na week, verse number 44, the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Word of mouth. Mahalaga po yung kwento. Sa bagong panahon, share, like, invite. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang ginawa ng mga tao, nag-invite. Brothers and sisters, kung convinced ka na this is the right message, kung convinced ka that this is the only message, kung convinced ka ito lang ang tamang gospel, anumang gospel na hindi katulad dito ay maling gospel, at ang pinaniniwalaan ng kamag-anak nyo, pinaniniwalaan ng mga kaibigan nyo, pinaniniwalaan ng mga kakilala nyo ay maling gospel, anong gagawin mo? Kung nakikita mo silang bumabagta sa tulay na sira at sila'y malalaglag doon, anong gagawin mo? Panonorin mo? Bahala kayo. Yan ang gusto nyo. Or would you do something? Yell, hey, sira ang tulay. Huwag kayo magtuloy. Mali ang gospel na yan. Hindi pwedeng mixture. Kailangan full grace. Gagawa ka ng paraan. Pero mayroon kang pagtawanan, pwede kang kutsain, pwede kang batuhin. Wala kang pakialam sa amin. At least, bago man lang sila mahulog, malaman nila mayroong nagmalasakit sa kanila. May gumawa ng paraan. Yan ang dahilan kung ba't po kayo nandito. Kaya po kayo nag-aaral po rito. Hindi po para pamagain ang ulo ninyo ng kaalaman ng mga bersikulo, talata. Kung hindi mapuno tayo ng pagsasanay, sapagkat saan man tayo ilagay ng Lord, maaari ilagay niya tayo sa marketplace, maaari ilagay niya tayo sa daigdig ng edukasyon o sa daigdig ng politika o sa daigdig ng negosyo, saan ka man yan ilagay o sa daigdig po na maaring doon ka niya gagamitin, wherever we are planted, we will always blossom by the grace of God for His glory alone. Amen! Come on, give Him praise. Amen! Amen! Ang contact po natin sa Australia, yung contact po natin sa PNG, they keep on contacting doon po sa Australia. Until one day, nag-send po ko ng email and I explained to them what Charitoo Generation is all about. The pastor was so excited. Sabi niya, if this is what Charitoo Generation is all about, I want it here in Australia. I tell you, brothers and sisters, so many people, they just do not like it because maybe walang nag-explain sa kanila. Alam niyo po kung bakit? Kasi may kumakalat din pong maling teaching ng grace. Akala nila pare-parehas tayo. Akala nila lahat ng teaching ng grace, isang brand lang, pare-parehas. Hindi po. Merong tunay na pagpapala, merong kapa. Ang pagpapala po ng Diyos, mga kapatid, ay dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, hindi dahil sa gawa natin. Amen. Amen. So ingat-ingat lang ng kaunti sapagkat meron po mga nagpapanggap din ng grace. Tapos meron din po na pangalan mismo ng church nila parang grace. Pero nakalagay, parang grace church. Parang grace church. So ingat kayo. Parang grace lang po yun. Kailangan yung totoong grace. Paano ko malalaman, Bishop? Naku naman, pag hindi mo alam, may problema ka. Dapat alam mo. Alam mo. Paano mo malalaman? Sapagkat pag alam mo na ito po ay dahil lang sa tinapos na gawa ni Kristo, walang dagdag, walang bawas, yan po ang tamang gospel dahil lang sa tinapos na gawa ni Hesu Kristo. Amen! Shout amen! Amen! Verse 45, when the Jews saw the crowds, kita nila, daming tao. They were filled with envy. Inggit pa more. Nainggit sila. Kasi sila, para makatipon ng maraming tao, kailangan may artista. Sila, para makatipon ng maraming tao, kailangan may raffle. Para makatipon ng maraming tao, may libreng merienda. At kung ano-anong mga gimmick. Si Pablo, wala siyang gimmick, pero dumadami ang tao, pumupunta ang tao. Kasi nga nakaka-attract yung message of grace. Super po, super ganda ng mensahe ng biyaya. Pag naipangaral po yan, ang tao ma-attract, ikukwento, ibabalita, dadami, kakalat, hindi mo may paliliwanag, sarili po ang mga nangyayaring pagkalat
Wala pong sariling gimmick. Now look at this, Acts 13:45. I'll show you. Look at verse 45. When they saw the crowd, they were filled with envy and talk. Ito nang nangyari. They talk abusively against what Paul was saying. Ano po yung pinapangaral ni Pablo? The message of grace. They attack the message. Anong na-attack nila? Hindi sapat! Hindi sapat sumampalataya lang! Kailangan gumawa! Ayo, pasok yung mga Judaizers. Kasi ina-attack yung mga Judaizers na na-convert. Sinuko na nila yung pagtutuli, sinuko na nila yung kautusan, and they completely, absolutely believe on the finished work of Jesus. Tumasok na po yung persecution. Hindi sapat! Kailangan magpatuli, kailangan sundin ang kautusan. Oo, tanggapin nyo si Jesus. Hindi ko naman sinabi huwag tanggapin. Tanggapin nyo. Pero kailangan member kayo ng aming church. Kailangan bautismado kayo sa aming church. Dapat nilubog kayo. Dapat meron kayong ganito. Dapat may ID kayo at meron kayong power ID. Nabibili yung 100 pesos power ID. Susuot mo. Tapos kailangan umiinom ka ng power oil. Binebenta 100 pesos na naman. Dapat meron kang power handkerchief nasa ibabaw ng ulo mo. Ah. Iinumin mo yung power oil. Sisiga ka, power pop girl. Maging power pop girl ka, maging paglalaki ka, power ranger. Kulang. Kailangan nag-aayuno ka. Kailangan nananalangin ka. Ay, alam nyo ha, ang tagal-tagal na nahihirapan kami makapasok sa Korea. Almost 2 years. I've been praying for Korea. Alam nyo, I found out, na-discover ko dahil nakikipag-usap kami na ang dominant religion sa Korea ay Presbyterian. Ang mga Presbyterians, I found out, this is what I found out, na they do not like the message of grace for the simple reason. Ito ang pinakasimpleng dahilan. Sapagkat yung mga nagtuturo daw ng biyaya ay dinidevalue ang importance of prayer. E kilala nyo mga Koreano, sila po ay very prayerful and they, sila yung nagpasikat ng prayer mountain, di ba? Kaya nga po nagkaroon ng prayer mountain sa Antipolo bago nagkaroon ng maraming prayer mountain dito. Yung mga Pilipino pumupunta po sa Korea at sila ay nagpe-pray and fast doon po sa prayer mountain. Sapagkat they are trying to touch the heart of God, they're trying to touch heaven, change earth, and they're trying to please God by their prayer. Sabi nila, yung mga nagtuturo ng grace, wala nang halaga ang pananalangin. Mali. Ang laking pagkakamali. Tayo po ay naniniwala pa rin sa panalangin. Da nga lang po magkaiba na ang paniniwala. Kasi sila po'y nananalangin para maging kalugod-lugod sa Diyos. Tayo po'y nananalangin dahil kalugod-lugod na tayo sa harapan ng Diyos. Amen! Hindi natin ginagawa ang panalangin para pilipitin ang kamay ng Diyos at pilitin siyang gumawa sa atin dahil sa ating pananalangin. Hindi po, nananalangin po tayo ng pasasalamat sapagkat ginawa na ni Jesus ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Pinagaling ka na, pinagpala ka na, pinaburang ka na, naghimala na ang Diyos sa iyo, and you pray and fast in order to thank God for the finished work of Jesus Christ. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-aralan sa amin. Ang aralin ay ipagpapatuloy bukas dito sa Radyo EMI Facebook Live. Para sa mga katanungan, mag-PM lang dito sa EMI Facebook. Bago po tayo magpaalam, muli, narito po si Bishop Emi para sa isang paanyaya. Inaanyayahan kita na tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay. Umakyat sa langit at muling babalik. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita
sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahang dumalo sa EMI Chapel Service tuwing Webes, alas 7 ng gabi sa EMI Center, NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Si Bishop Emi ay sumulat ng mahigit na 100 booklets. Para po sa karagdagang impormasyon at iba pang mga produkto ng EMI, bisitahin ang Facebook ng Charitoo Shop at makipag-ugnayan kay Ms. Cham Domingo. At sa aming pagwawakas, muli ang programang Radyo EMI Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, ay paglilingkod na ginagawa ng Emmanuel Ministry Institute na matatagpuan sa NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon sa gawain ng EMI, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Sa pangalan po ng programang Radyo EMI Facebook Live, kasama ng ating tagapagturo, Bishop Emi, ako si Pastora Jo na sa inyo'y nagpapaalala, tayo'y lumago at magpatuloy sa biyaya ng Diyos.